Spread happiness and share good vibes, mga kadinatics ko dyan. Hello! Welcome to my vlog! Yan! At ano ba? Ito ang ating issue ngayon. Ito talaga namang pinag-uusapan. Yan. Although, sa media, di ba? Hindi natin alam kung nailalabas ito sa media or napanood o hindi napanood. Pero, di ba? Nakita niyo yung motorcade na caravan na naglabasan kay BBM. Diba? Napakadami. More than 7,000 yung motorcycle na kasama sa caravan. Pero syempre, di ba? Meron siyang issue, di ba? May issue. Lumabas doon na full tank yung sasakyan plus may 500 pa daw. Yan. It's a hearsay. May nagsabing ganun pero wala naman nakapagbigay pa ng proof as of now. And ano nga pa ang magiging kapalaran ni BBM? Ngayong samut-sari at kaliwat kanan ang naglalabasan na espekulasyon na pwede siyang ma-disqualify dahil sa kanyang kinakaharap na kaso way back 1985 pa. So napakatagal ng panahon. Ito ay may kinalaman sa hindi niya pag-file ng kanyang ITR. Yan. So sa iba't ibang version, merong hindi niya na-file, mali yung naging proseso ng pag-file niya, at ang iba naman, sinasabi, it's a tax evasion case na hindi siya nagbayad ng tax for 3 years. Yan. So maraming version, marami nagko-comment na ito isang propaganda yan, para makansila o ma-disqualify bilang aspirant president itong si BBM. Yan. So, ano nga ba? And ngayon, nakita nyo naman, si Sara, Inday Sara, nag-withdraw na ng kanyang kandidatura bilang mayor ng Davao. So, di ba? Usong-uso ngayon yung substitution, paglipat ng partido, until November 15, yan, as sa COMELEC. So, malaman natin kung mayroon bang magaganap na kung ma-disqualify nga ba si Bongbong ngayong November 15 at pumasok si Sara as presidente or kung walang resulta, walang naging comment ang COMELEC at hindi siya ma-disqualify. So, pwede ba maging tandem yung BBM Sara or Sara BBM? So, maugong po sa lahat ng sulok yung ganyang usapan, di ba? At nakita natin ang dami nagko-comment sa mga lumalabas na talagang solid North daw ang mga tao doon kay BBM. Yan, kung makita nyo po yung naglabasan ng mga komento sa mga hindi lang sa akin, sa mga iba pang YouTuber, sa mga survey na naglalabasan at patuloy na nangunguna pa rin si BBM. Kaya, syempre, pag maraming bunga, ano nga ba ang ginagawa? Syempre, yan ay maraming pumupukol. So, hindi natin malaman kung hanggang saan nga ba ito dadalhin. Yan. Kung ito pa ay papunta sa disqualification. So, pag sinabing disqualify na, automatic yun. So, ibang kandidato, hindi natin malaman kung magbubunyi ba sila o okay lang sa kanila nangyari o malulungkot sila if ever. Pero as long as wala pang nilalabas ang COMELEC, dahil nakita ko prior nag-comment na rin yung COMELEC na hindi naman siya case para ma-disqualify ang isang kandidato. So abangan po natin ang mga susunod na update kung itong si BBM ay pwedeng ma-disqualify or hindi, or BBM Sara ba to? Na pwede kasi po si Sara ngayon ay nag-withdraw na ng kanyang candidacy sa pagka-mayor ng Davao, or pwedeng Sara BBM kung mawala si Bongbong sa aspirant sa president, or si Sara ang papalit. Hindi po natin alam. Yan, malalaman po natin yan until November 15. So abangan natin sa ating mga kanatiks dyan na nakatutok at talaga sumusubaybay sa
Eleksyon 2022, lalo na't mainit ang tunggalian ng iba't ibang partido na nagaharap sa pagkapangulo. Ayan. Ingat tayong lahat, makalatas ko dyan, at patuloy tayong mag-subscribe kay Kadena Queen sa aking YouTube channel. As of now, meron na po tayong 63,000 views and more than 1,312 subscribers. Yan. And patuloy po pagtaas ang ating mga views. Maraming salamat, mga kadenatis ko dyan. Keep safe!